Matapos pamunuan ng mahihinang emperador, tuluyang bumagsak ang Shang Dynasty. Ito naman ang naging hudyat ng pagsibol ng isa pang dinastiya na nagtagal ng mahigit 800 taon. Ito ang dinastiyang Chou. Ayon sa mga Chou, naarapat lamang na bumagsak na ang dinastiyang Shang sa kadahilan ng wala na dito ang basbas ng langit o ang mandate of heaven. Higit na umunlad at yumabong ang lahat ng aspekto ng pamumuhay ng mga Chino sa panahon ng dinastiyang Chou. Ngunit ang kasaganahang ito ay hindi rin nagtagal dahil sa paglobo ng populasyon at labis na pagpapalawak ng kaharian na nagdulot ng mga digmaan sa pagitan ng mga teritoryong nakapaloob sa dinastiya. Noong 403 BCE, nagkawatak-watak ang dinastiyang Chou sa maliliit at naglalaban ng mga estado, kaya naman tinawag din ang panahong ito bilang Age of the Warring States. Sa panahong ito, lumaganap ang paggamit ng armas na gawa sa bakal na dihamak na mas matibay at mas mabisa kaysa sa bronse. Sa Age of Warring States, unang nakita ang naglalakihang hukbo ng mga foot soldiers at mga sundalong nakasakay sa kabayo sa mga labanan. Sa gitna ng digmaan, isinilang ang maraming kaisipan at pilosopiya sa China. Kabilang narito ang Taoism at ang Confucianism. Ang mga turo at aral ng mga pilosopiyang ito ang naisip na solusyon ng mga Chino upang wakasan ang kaguluhan at digmaan sa dinastiya. Ang panahon ng paglaganap ng iba't ibang kaisipan sa China ay tinawag bilang Age of Philosophy. Itinatag ng isang guro at pilosopo na si Confucius ang Confucianism na nagsasabing sa pamamagitan ng kagandahang loob, pagkamagalang, at tamang pag-uugali, makakamit ang isang tahimik at organisadong lipunan. Pinahahalagahan ng mga aral ni Confucius ang paggalang sa magulang at sa mga superior o nakatataas at ang limang pangunahing relasyon ng mga tao. Ang limang pangunahing relasyon ay ang emperador sa mamamayan, ama sa anak, asawang lalaki sa asawang babae, ina sa anak, at ang nakatatandang kapatid sa nakababatang kapatid. Ang mga turo ni Confucius ay pinaunlad ng kanyang mag-aaral na si Mencius. Pinakilala naman ni Lao Tzu ang mga aral ng Taoism. Ayon sa turo ni Lao Tzu, makakamit lamang ang kaayusan sa lipunan kung maikiayon ang pamumuhay ng tao sa daloy ng kalikasan. Gayunpaman, bagamat tanyag ang mga aral ng Taoism, mayroong mga naniniwala na si Lao Tzu na tagapagtatag nito ay hindi tunay na tao kundi isang mythical figure lamang. Bukod sa dalawang kaisipan na ito, naka-impluensya din sa pamumuhay ng mga Chino ang legalism na ipinakilala ng isang guro na si Xiang Yang at ang mag-aaral nitong si Hen Feizi. Naniniwala ang pilosopiyang legalismo sa kakayahan ng mahigpit na batas at marahas na kaparusahan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa estado dahil ang mga tao daw ay likas na makasarili at masama. Sa pagsapit ng 256 BCE, naitatag ang isang panibagong dinastiya sa pamamagitan ng pag-iisa ng mga naglalaban ng estado sa ilalim ni Yingcheng. Ang dinastiyang kanyang itinatag ay kikilalanin bilang Qin Dynasty. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging imperyo ang China, kaya tinawag niya ang kanyang sarili bilang unang emperador at kinilala bilang Shi Huangdi. Ang pagkakaisa ng buong imperyo ay nakamit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sentralisadong pamahalaan. Sa ilalim din ng dinastiyang ito, sinimulang buuin ang Great Wall of China na may layuning harangin ang mga tribong nomadiko mula sa Hilaga. Sa pagkamatay ni Shi Huangdi, humalili sa kanya ang kanyang anak, ngunit ito ay nabigo na ipagpatuloy ang mga nasimulan ng kanyang ama, na siyang nagdulot ng paghina ng dinastiya at pag-aalsa ng mga mamamayan. Makalipas nito, hinirang bilang bagong pinuno ng imperyo si Liu Bang, kung saan kanyang ginamit ang titulong Emperor Gao Chu. Itatatag niya ang isang bagong dinastiya, ang dinastiyang Han. Ang dinastiyang Han ang kauna-unahang dinastiyang yumakap sa mga turo at aral ng Confucianism, na siyang nagsanhi sa pagwawakas ng marahas at malupit na pamamahala na nakabatay sa legalismo. Pinababa niya ang sinisigil na buwis at naging mas makatao at makatarungan ang mga batas na ipinaiiral sa dinastiya. Lubhang naging tanyag ang dinastiyang Han sa panahon ni Emperor Wudi.
naging tanyag din sa dinastiyang Han ang Silk Road. Ang Silk Road ay isang rutang pangkalakalan na nagdudugtong sa China, India, Gitnang Asya, Kanlurang Asya, at maging Silangang Afrika at Timog Europe. Sa Silk Road dumaan ang hindi mabilang na mga produkto, pasilangan man o pakanluran, kagaya ng seda, pampalasa, alahas, at iba pang mamahaling produkto. Ngunit bukod sa mga produkto, ang pinakamalaking naiambag ng Silk Road sa daigdig ay ang pagpapasahan ng kultura at kaalaman sa pagitan ng mga dakilang kabihasnan ng daigdig. Ipinatayo din ni Emperor Wudi ang kauna-unahang pamantasan sa China na nagtuturo ng Confucianism. Para sa Han Dynasty, ang basihan ng posisyon sa pamahalaan ay ang kagalingan ng tao, hindi ng kanyang pinagmulang pamilya. Dahil dito, pinasimulan ng mga Han ang pagbibigay ng civil service exam sa mga nagnanais na magsilbi sa pamahalaan. Kinakailangang maipasa ng isang tao ang pagsusulit bago siya makapaglingkod sa gobyerno. Gayunpaman, humina ang dinastiyang Han dahil sa pagkamatay ni Emperor Wudi at sa paglaganap ng katiwalian. Noong 189 CE, binalot ng digmaang sibil ang China sanhi upang bumagsak ang Han Dynasty at magkawatak-watak ang China sa maliliit na estado. Muling napagbuklod at napag-isa ang maliliit na estado na ito sa ilalim ng panibagong dinastiya, ang Dinastiyang Sui. Ang Dinastiyang Sui ay itinuturing na pangalawa sa pinakamaikling dinastiya sa China na nagtagal lamang ng mahigit 30 taon. Sa panahon ng Dinastiyang Sui, ipinaayos ang Great Wall of China na matagal nang napabayaan. Ngunit, ang pinakamalaking ambag ng Dinastiyang Sui ay ang pagpapagawa ng Grand Canal na nagdugtong sa dalawang dakilang ilog ng China, ang Yangtze at ang Huanghe. Dahil sa Great Canal, napabilis ang kalakalan at paglalakbay sa loob ng China. Ginamit din ito ng mga emperador upang mas mapadali ang pagmamanman sa lahat ng lupain sa loob ng kanyang teritoryo. Gayunpaman, ang kapayapaang tinatamasa ng Dinastiyang Sui ay hindi rin nagtagal, matapos na mag-alsa ang mga Chino dahil sa sapilitang paggawa at mataas na buwis para matapos ang mga higanteng proyekto ng dinastiya. Nagtagumpay ang pag-aalsa na ito na pinangunahan ng dating opisyal ng Dinastiyang Sui na si Li Yuan at ang anak nitong si Li Shimin. Matapos mapabagsak ang Dinastiyang Sui, hinirang silang makapangyarihan at kanilang itinatag ang bagong dinastiya, ang Dinastiyang Tang. Ang Dinastiyang Tang ay muling naghatid ng kapayapaan at kasaganahan at pagbabagong teknolohikal sa China, kaya't itinuturing ito na isa sa mga dakilang dinastiya ng China. Yumabong ang larangan ng sining sa panahon ng Dinastiyang Tang at nakilala ang mauhusay na makata kagaya ni Lipo at Tofu. Sa panahong ito, nakapasok ang mga aral ng Budismo sa pamamagitan ng Silk Road sa China. Noong 879 CE, naglunsad ng sunod-sunod na pag-aalsa ang mga Chino laban sa Emperador ng Tang dahil sa paglaganap ng katiwalian at labis sa paglakas ng mga pinunong militar. Sinalakay ng mga rebelde ang lungsod ng Canton, kung saan pinatay ng mga ito ang humigit-kumulang 200,000 kataong naninirahan dito. Dahil sa mga kaguluhang panloob, bumagsak ang Dinastiyang Tang noong 907 CE. Binalot ng kaguluhang politikal ang buong China makalipas ng pagbagsak ng Tang. Sunod-sunod na may hinang dinastiya ang sumibol at bumagsak sa loob lamang ng maikling panahon, kung kaya tinawag ang panahon makalipas ng Dinastiyang Tang bilang Five Dynasties and Ten Kingdoms period. Mahigit 5 dekada ang lumipas bago muling napagbuklod ang China sa ilalim ng bago at matatag na dinastiya. Ito ang Dinastiyang Song. Sa hilaga ng Dinastiyang Song, umusbong ang isa pang dinastiya, ang Dinastiyang Jin. Naging maunlad ang pamamahala ng Dinastiyang Song matapos magkaroon ng mga pagbabago sa teknolohiya at agrikultura sa China na nagbigay sa mga mamamayan ng sapat na pagkain. Naimbento rin sa panahong ito ang makabagong paraan ng paglilimbag, ang movable printing press. Matagumpay man sa maraming aspekto, napabayaan naman ng pangapinuno ng Dinastiyang Song ang aspektong militar. Umasa lamang ang Dinastiyang Song sa pagkuha ng mga sundalong Mongol
bilang pandagdag puwersa sa kanilang militar. Sa kasamaang palad, lubos na lumakas ang mga Mongol at sila'y naging maalam sa taktika at estratehiya ng mga Chino. Dahil dito, hindi napigilan ng puwersa ng Song Dynasty ang pagsalakay ng humigit kumulang 100,000 na mga Mongols mula sa Hilaga na siyang tumapo sa dinastiya at naghudyat sa pagsisimula ng pamamahala ng mga Mongol sa China. Bago tayo magpatuloy sa dinastiyang itinatag ng mga Mongol, atin munang pag-usapan kung sino sila. Ating simulan ang kwento sa pamumuno ni Temujin o mas kilala bilang Genghis Khan. Sinimulan ni Genghis Khan ang isa sa pinakadakila at pinakamadugong kampanya sa kasaysayan ng tao noong 1209. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng pagsalakay at pagsakop sa Jin Dynasty. Mula sa silangan, dumako si Genghis Khan Pakanluran kung saan kanyang sinakop ang mga lupain hanggang sa silangang Europa. Kasabay ng pananakop ni Genghis Khan ay ang kahindik-hindik na kamatayan at pagkasira. Ang Urgench, Merv, Samarkand at Tbilisi ay ilan lamang sa mga syudad na winasak ng mga Mongol sa paumuno ni Genghis Khan. Makalipas masawi ni Genghis Khan noong 1227, ipinagpatuloy ng kanyang mga kamag-anak ang pagpapalawak ng teritoryong Mongol, kung saan may tatatag ng mga ito ang isa sa pinakamalaking imperyo sa buong kasaysayan. Isa si Kublai Khan sa mga nagpatuloy sa mga nasimulan ni Genghis Khan. Kanyang pinamunuan ang Silangang Asya kung saan kanyang itinatag ang dinastiyang Yuan. Sa ilalim ng mga Mongol, napanumbalik ang kapayapaan sa China, ang maayos sa sistema ng komunikasyon at mabuting kalakalan, kung kaya't tinawag ang panahon na ito bilang Pax Mongolica o ang kapayapaang Mongol. Sa panahon ng kaunlarang ito, narating ni Marco Polo ang China, isang mangalakal na Venetian na nagbalita sa Europe kung gaano nga ba kadakila ang kabihas ng Chino. Kagaya din ng ibang dinastiya, humina din ang dinastiyang Yuan ng mga Mongol dahil sa labis na paggastos sa mga kampanyang militar at paglaganap ng korupsyon sa palasyo. Bumagsak ang pamamahala ng mga Mongol dahil sa pagkamatay ni Kublai Khan at sa pag-aalsa sa pamumuno ni Xu Huanjiang. Si Xu Huanjiang ang nagtatag ng panibagong dinastiya, ang dinastiyang Ming. Sa panahon ng dinastiyang Ming, nakapaglayag ang mga Chino sa katubigan ng Timog Silangang Asya at Indian Ocean sa pamumuno ni Admiral Sheng Jie. Sa puntong ito ng kasaysayan, masabi natin na ang mga Chino ang panginoon ng katubigan sa Timog Silangang Asya at Indian Ocean, kung saan ang mga naglalakihang barkong Chino o tinatawag na treasure ships ay nakapaglayag ng walang karibal. Narating ng mga barkong Chino ang mga isla ng Timog Silangang Asya, Kanlurang India, at hanggang Silangang Afrika. Magkomento kung nais ninyo ng isang video ukol sa panahon ng paglalayag ng mga Chino. Gayunpaman, dahil sa samut-saring kadahilanan, ninais ng mga Chino na muling bigyang pansin ang agrikultura at kanilang tinalikuran ang paglalayag at paikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ipinatupad ng mga Chino ang isolationism noong 15th century kung saan pinagbawal nila ang paikipagkalakalan, paikipag-ugnayan sa mga dayuhan, at paglisan sa kanilang lupain. Ang pagputol ng China sa kanilang ugnayang panlabas at komersyo ang nagpahina sa pamamahala ng dinastiyang Ming. Dahil sa kanilang kahinaan, nasakop ng mga Manchu ang China noong 1644. Bumagsak ang dinastiyang Ming at itinatag naman ng mga Manchu ang kanilang dinastiya, ang dinastiyang Qing. Sa panahon ng dinastiyang Qing, masasaksihan ng mga Chino ang pagdating ng mga dayuhan sa kanilang lupain at maging ang pagwawakas ng panahon ng mga dinastiya at ang pagsisimula ng makabagong panahon. Marami pang kasaysayan ang ating pag-aaralan, kaya make sure to click the subscribe button. As always, this is Sir Ian and I'll see you on the next one.